Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong pagdiriwang ng Banal na Misa ngayong umagang ito, hindi lamang natin aalalahanin ang mga may sakit, lalo na yung nasa kanilang mga tahanan na hindi na makapunta sa dambana ng Diyos para makapagpuri at makapagpasalamat sa Kanya. Espesyal tayong magpapasalamat ngayong umagang ito kasama ang ating mga pastoral workers sa lahat ng kanilang naging tulong at bahagi sa pagdiriwang ng nakaraang banal na isang linggo or Holy Week. Sa pamamagitan ng banal na misang ito, hihilingin natin sa Diyos na sila ay pagpalain, lalo na ang kanilang mga pamilya sa pagbibigay ng kanilang sarili sa Panginoon at patnubayang maging malakas ang kanilang pananampalataya at ang kanilang kalusugan at gantimpalaan ng Panginoon sa kanilang mga mithiin at hangarin sa buhay. Kasama po ng mga pinagsama-sama nating intensyon, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang, humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay.
Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino, puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay, ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. At sino sina Pilipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Hudaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Panginoon Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga po sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating kasama mula sa iba't ibang bansa. Natatanging panalangin sa mga laging nakikiisa tuwing misa ng ikapito ng umaga, ang mga nasa opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Ano pong kasalukuyan o kadalasang nagdudulot sa inyo ng takot? Meron bang bagay, tao, pangyayari, kaganapan na kapag ka ito'y inyong nararanasan, nagdudulot ng takot? Maaaring ito'y problema, ang iba siguro'y sakit, o yung kawalang katiyakan, o maraming isipin. At 13 na ho ngayon, sa isang araw ay 15 na, bayaran na uli ng tubig at ilaw. Di ba kayo natatakot na wala pa kayong pambayad? O maniningil na uli ang may pautang sa inyo? O maaaring ang kasalanan at mga maling ginagawa natin? Ano pong nagdadala sa inyo ng takot? Kapag ka nalaman natin kung anong nagdudulot ng takot, ang mas mahalagang tanong, anong ginagawa ninyo kapag kayo'y natatakot? Marami po kasi sa atin natatakot dahil sa malaking problema sa buhay, pero wala namang gustong gawin. Takot dahil may babayaran sa isang araw, hindi naman nahahanap ng pangbayad. Takot na baka walang makain ng pamilya, hindi naman nagtatrabaho. Anong inyong ginagawa kapag dumadating ang takot? Sa mabuting balitang ibinibigay sa atin ngayon habang patuloy nating pinalalalim ang pagninilay sa pagkabuhay ng Panginoon, natakot ang mga alagad. Pero anong sabi ni Jesus? Huwag kayong matakot, ako ito. Mahalaga ho yung ako ito. Madalas po kasi ay maaaring nasasabi natin sa ating mga kaibigan, mga kapamilya, huwag kang matakot, okay lang yan. Kulang ho iyon. Kay Jesus, ang sabi niya, huwag kang matakot, huwag kayong matakot, ako ito. Tila baga pag sinabing huwag matakot, isinusunod agad ni Jesus, ako ito, ako ang bahala, akong bahala sa iyo. May sakit ka, huwag kang matakot, akong bahala sa iyo. Marami kang kasalanan, huwag kang matakot, ako ang magpapatawad sa iyo. Marami kang alalahanin, huwag kang matakot, akong bahala, lilipas din iyan. Paglapit niyo kay Jesus, sisiguraduhin niyang siya ang bahala. Ano pong hamon sa atin? Anong ginagawa mo sa mga kapatid mong natatakot? Kapag ka ang iyong asawa ay may pangamba sa buhay, anong ginagawa mo? Sinasabi mo lang bang huwag kang matakot? Kapag ka ang iyong anak ay merong intindihin, kapag ka ang iyong kapitbahay, ang iyong kaibigan, lumapit sa iyo at may dalang malaking takot, anong ginagawa mo? Kulang pong sabihin mong huwag kang matakot. Kailangang bigyan mo siya ng kasiguruhan, natutulungan mo siya sa kanyang takot. At yun ay hamon sa atin, lalo tayong mga nasa simbahan. Ngayon po'y naririto rin ang aming marami sa mga tagapaglingkod. Tulad ang nabanggit ng kura kanina sa umpisa ng misa, pasasalamat namin itong misang ito para sa lahat ng gumanap at tumulong noong mahal na araw. Pero kapag ka tayo nasa simbahan, anong kasiguruhan ang ibinibigay mo sa mga taong lumalapit sa iyo? Father, ipagdasal niyo naman po ako.
Sister, ipagdasal niyo naman ang anak ko. Brother, ipagdasal niyo naman ang aking pamilya. Madali pong sabihin, sige po, ipagdasal natin. Pero anong kasiguruhan ang ibinibigay mo sa iyong kapwa para maibsan ang kanyang takot? Anong kaya mong gawin sa iyong natatakot na kapitbahay, sa iyong maraming iniisip na anak, sa problemado mong kasama sa bahay? Anong kaya mong gawin? Sapagkat kapagka tumulad tayo kay Jesus, hindi lang natin sasabihin huwag matakot. Sisiguraduhin nating tutulungan natin sila upang maibsan unti-unti ang kanilang takot sa buhay. Mga minamahal, sa banal na misang ito, anong takot ang dala mo? Anong pangamba ang daladala mo ngayon? Anong suliranin? Anong problema? Anong sakit? Anong nagdudulot sa iyo ng matinding pagkatakot sa buhay? Ilapit mo kay Jesus, sapagkat pagay lapit mo sa Kanya, sasabihin niyang huwag kang matakot, Siya ang bahala. Sabihin niyo sa Kanya mamaya sa banal na komunyon, kapag tinanggap ninyo ang Panginoon, ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, alisin mo po ang aking takot upang unti-unti rin akong makatulong, makapagbigay ng kasiguruhan para sa aking kapwa na natatakot. Naway mabuhay lagi ako sa iyong pag-ibig upang ang takot ay unti-unting mawala nang sa gayon ako'y makapaglingkod sa aking kapwa. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang paghain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumbo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong katahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Puno ng langit at lupa, nakatayo.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may pag-alam. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang pangalan mo. Ama sa amin, ang kaharian mo. Dito sa lupa.
Hinihiling namin kami ay sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Go ahead.
magsalo tayo masaya sa tinapay na pag-isa. Bago't wagas, Alleluia. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aminawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrel China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ng dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikomplete ang mga impormasyon kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas na Data Privacy Act of 2012.
Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng reduced articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunong sa unang-una ngayon, at upakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunong unang-una ngayon, at upakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga. Available po ang mga rosas sa may...